guys, my name is Polisya ko at your service. So, sa mga agaran tanong ko, mayang ating Facebook ay and Messenger ay Polisya ko. Connect na lang po kayo. So, magandang umaga, o gabi, kung saan man kayo naroroon, no? So, ano ba ang gagawin nyo kung ang pangalan nyo o kayo ay naka-receive or naka-receive ng subpoena pero hindi mo namang ginawa ang inaakusa sa iyo? So, nakakatakot, diba? Maka-receive ka ng subpoena pero wala ka namang kasalanan. Maaaring biktima ka din. So, ngayon po, kung yan subpoena, kung saan man ang gagaling yan, pwedeng magwagaling sa barangay, normally sa Regional Trial Court or MTC or RTC o kung saan pa man galing yan, no? Authorized na mag-issue ng subpoena, huwag po kayong matakot. Lalong-lalo na kung kayo ay wala namang kasalanan or nabiktima lang din. Diba? So, sagutin nyo. Puntahan nyo. Hindi nyo po kailangan dito ang mandatory yung abogado. As well na masasagot nyo yung allegation, mas maganda sa panahon ngayon. May mga siguro, sa ngayon, no, virtual. So, mas maganda kung makakapunta kayo ng personal para ma-explain nyo. Kung hindi nyo man maisulat ng malinaw na English or Tagalog, maipaliwanag nyo doon sa issuing ng warrant or issuing ng subpoena na kayo ay isang biktima lang. Kasi kung mangyayari niyan, natakot ka, hindi mo puntahan. So, ano ang assumption doon? Pwede kayong, ang kasunod doon, maging guilty kayo, issuing kayo ng warrant. So, marami po tayong narinig ng mga kababayan natin na nagagamit ng pangalan niya sa scam, nagagamit sa krimen, or na mistaken identity, o kung saan mang anumang kaso, pero hindi naman yun nila ginawa. At ang mga agent of authority natin po, yung mga court, hindi naman basta-basta magkukulong yan. Kaya nga, ang subpoena ay ito yung time naman sa tamang pagkakataon para sumagot doon sa inaaligasyon sa iyo. So ngayon, kung hindi ka sasagot, mananahimik ka lang, matatakot ka, magtatago ka. So, paano mo ipaliwanag yung sarili mo? So, di ba? So, kayo din po, andito yung channel natin para i-guide lamang kayo. Pero itself, kayo din po ang makaka-resolve ng problema nyo. Huwag po kayong matakot, lalong-lalo na kung magaan lang naman na krimen ang inaakusa sa iyo. Matakot kayo kung sinugpina kayo, pero may ginawa ka talagang kasalanan in relation doon sa subpina. Abay, doon kayo matakot. Kasi talagang ora mismo, kung lalo-lalo na kung guilty ka talaga doon. So, gagandahan mo na lang yung paliwanag mo. Even, kaya para hindi ka maging guilty, no? Yun po yung paraan. Tandaan po natin, no? Hindi naman po basta-basta mag-i-issue o mag-a-arrest o magkakaso yung mga court o mga abogado kung hanggat hindi nila nababalidate yung information. Tinitriple check nila yan. Bini-background check nila yan. So, yun yung paraan nila pag-check. Para i-check yung identity nyo, kunin yung paliwanag nyo kung talagang biktima kayo ng scam o kung anumang krimen na nadawit yung pangalan nyo para ipaliwanag. Yun po ang purpose ng subpoena. Huwag po kayong matakot. Okay? So, subpoena lang yun. Hindi pa yung kaso. So, pero malapit na sa kaso yun. Ang kasunod noon, case na. So, paano na kung hindi mo pupuntahan? So, kawawa naman yung pangalan mo. Always ikaw. Kasi nadawit yung pangalan mo na biktima lang din. Ayun po yung issue. Huwag po kayong matakot, puntahan nyo. So, sa paggawa ng counter affidavit, so, hindi po kailangan dito yung mandatory yung abogado. Pwede po kayong humiling sa mga taong marunong na magsulat kung hindi nyo maintindihan, kung hindi nyo maisulat. At pwede rin po kayong lumapit sa PAU, sa Public Attorney's Office nyo, malapit sa lugar nyo, para i-guide kayo kung paano kayo, kasi may mga, ano yan,
may mga format or may siguro yung terminologies, hindi na mahalaga yun eh. Importante yung ibig mong sabihin ay naisulat mo ng tama. Kung civilian na civilian naman yung terminologies, wala namang problema doon. Diba? Ang problema doon? Ang problema doon, tama ba yung ginawa mo? Sakto ba doon sa gusto mong mangyari? Gusto, sakto ba doon sa gusto mong defense? So, yun po yung purpose ng counter-affidavit. So, hindi po mandatory diyang abogado. But kung gusto nyo, that you look always public attorney's office para sa legal assistant. Yun po yung ginawa ng ating court para sa mga walang kakayahang magbayad ng abogado. So, lapit lang po kayo dyan. Baka sakali. O, lagi kayong susuportahan ng mga yan. Okay? Ayun po yung supi na huwag kayong matatakot. Lalong-lalo na kung wala ka kayong inalaman sa inaakusa. So, marami tayong mga kakilalang na biktima ng ganyan. Yung iba nga, tax evasion. Yan. Kalukuyan. Si, ano, kalimutan ko. Nadawit, na-scam sa ang kanyang pangalan. Pero hindi niya naman talaga daw alam. So, pero may subpoena siya. So, puntahan niyo. Huwag kayo magdalawang isip na puntahan o mag-attend sa virtual hearing kung mayroon man invitation yan. Or mag-submit ng counter affidavit or ng paliwanag. Within. So, tandaan po natin, ha? Ang subpoena po, almost commonly, ang buhay niyan ay binibigyan lamang po kayo ng tayo ng 10 days para magpaliwanag. So, maaari pong i-extend yan, no? So, pero magre-request kayo in written. I-re-request nyo na hindi nyo kaya mag-provide ng within 10 days ng hinihingi nilang impormasyon. So, maaari sigurong makipag-ugnayan kayo sa issuing prosecutor niyan para ma-extend yung duration ng iyong pagpapaliwanag. So, pwede yan sa panahon ngayon. You know, almost commonly, binibigyan nila yan ng chance. Okay? So, yan po. Sana po ay nakatulong sa inyo yung pagdating sa subpoena sa other videos natin regarding sa subpoena. So, marami pa tayong videos niya. Hanapin nyo na lang yan. Hindi ko na maalala yung link kasi limitado po tayo sa gadget. Bumigay yung aking laptop kaya cellphone ngayon ang ginagamit ko. At yan po, muling nagsasabi, my name is Policia ko. Nandito po ang ating channel para i-guide kayo. At kung agarang concern, mag-connect lamang po kayo sa ating messenger. So, Policia ko din. So, muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpo-police. Yung isa po ay andito sa YouTube. Thank you for watching.